guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ayun, bibigyan ko kayo ng tips kung paano ko nga ba ginagamit itong Kojie sana sabon. Tinatawag nyo lang Kojie. Kung paano siya gamitin effectively. Alam ko guys na lagi ko siya minimension sa mga vlogs ko tungkol sa mga beauty camera like that. Ayun, lagi ko siyang binabagya. Pero ngayon, yung content naman natin ngayon is naka-focus lang siya sa kanya dahil marami akong napapanood sa YouTube actually na review nila na hindi daw naging effective sa kanila yung paggamit nila ng Kojie. Hindi daw sila pumuputi. Yung ganun ba? And parang nagkakaroon sila ng irritation sa skin nila dahil sa paggamit ng Kojie na to. Pagpasensyahan nyo na ano dahil mainit po, nasa Pilipinas tayo kaya nakatutok sa akin yung electric fan. Oh my gosh. So ayun, actually, ayun, kakabalik ko lang sa pag-vlog. Kasi tinapos ko lang talaga yung school ko, yung module like that ng arte. Usapan natin yung mga do's and don'ts sa paggamit nitong sabon na to. And actually guys, ito talaga yung ginagamit ko sabon since ano ata ako, grade 5? Basta ano pa ako ng elementary. Parang napansin ko noon nung ginagamit ko to na parang hindi siya nagiging effective. Kasi guys, ayun na nga. Sige, unahin na muna natin yung don'ts. Okay, as in, hindi talaga siya naging effective sa balat ko noon. Kasi nga, yung ginagawa ko, guys. Itong gagawin ko, ganito yung ginagawa nyo ngayon pag, sa paggamit nito, Kojie na sabon na to. Pag-apply ko, banlaw. Ayun yung move nyo gagawin, guys. Kasi kailangan, ibabad nyo siya ng mga 3 minutes ganon or 5 minutes. Depende sa inyo kung hanggang kailan nyo kayang tumagal sa CR, no? Yun, sabi nila, kanta ka lang ng tatlong chorus ng happy birthday, 3 minutes na yun. Guys, ito naman po yung pangalawa nating don'ts. Kailangan huwag ka masyadong magbabad sa araw or talagang huwag kang magpaano sa direct sunlight. Lalo mabuburn yung balat mo kapag ka, nag-ano ka sa sunlight. Nga guys, ito sabon na to is parang ginagawa yan. Nilalighten niya yung skin mo, pinapanipis niya. So kapag ka nagbabad ka sa araw or na hindi naman sa hindi ka pwede lumabas ng bahay, basta gawin nyo lang ayun, magpayong kayo or magbalat-balat kayo, alam nyo na yun talaga disadvantage ng paggamit ng Kojie. So is alam mo yun, kahit ang tagal-tagal mo nang gumagamit ng sabon na to, itong Kojie san na to, kapag ka nagbabad ka talaga ng sobrang habang oras or talagang babad na babad ka talaga sa init, talagang hindi naman siya totally mababurn, pero mapapansin mo sa balat mo is parang yung mabilis kang umitim. Kailangan gumamit ka ng sunblock kapag kalalabas ka ng bahay. At ito naman po yung pangatlo nating don'ts, no, sa paggamit nitong Kojie san na to. Syempre, kung nagre-rejuve ka or kahit ano mga rejuvenating set yan na ginagamit mo sa face mo, kailangan huwag mong gamitin ang sabon na to, itong Kojie soap. Alam mo yun, di ba, yung kasing rejuvenating soap or rejuvenating set, meron siyang sariling Kojie soap. So, kailangan yung Kojie lang ng rejuvenating set, yun yung gagamitin mo and huwag ito. Kasi ito, sobrang tapang niya. Ika nilagay mo siya sa face mo habang nagre-rejuve ka, talagang mababurn yung face mo or mababurn yung balat mo sa face. Eh, kasi yung balat natin sa face is manipis lang siya. So guys, ayun na po. Dito na po tayo ngayon sa do's. Dahil kanina, nasa don'ts tayo, no? Ito naman po yung mga tips talaga kung paano siya gamit effectively. Itong Kojie san. Actually guys, ito meron siyang 3 piraso nito, tig 75 pesos. And ito ata, nabibili ko siya ng 45 or 56, basta around 50 pesos lang siya. And ganyan siya. And yung amoy niya parang orange, parang basta, ayun, ang bango-bango lang niya. First tip ko sa inyo is, kapag maglalagay kayo ng ganito sabon, make sure na i-soak nyo siya or ibabad nyo siya ng 5 minutes or 3 minutes, diba? Depende na lang kung hanggang kailan mo kaya tumagal sa CR. Kasi ako, ginagawa ko lang, minsan, kapag katamad ako, no? 1 minute lang, ganun-ganun. Pero mas maganda talaga kung 3 minutes to 5 minutes or more than that, diba? Kasi makikita mo talaga sa balat mo na yung
Para mga dead skin is parang nagsisilabasan sila. Karoon ng pilik sa balat mo kapag ayun nga, binabad mo siya gamit ang Kojie soap. And guys, sa mga gumagamit ng Kojie soap na sinasabi nila na nai-irritate sila or alam mo yun, yung parang nahahapdian, nangangate, normal lang po yun. Sabihin nun guys, is talaga effective siya and nagiging effective nga siya sa balat. At syempre, kung gusto nyo talagang totally matanggal talaga yung mga dead skin nyo or kung gusto nyo talagang pumuti ng bonga moga, syempre, huwag mo kalilimutang maghilod, no? Para, alam mo yun, para natutulungan mo yung balat mo na pumuti and para natatanggal din yung mga dumi mo throughout the day, di ba? Kung gusto mo rin ng talagang tonong-tono na yung puti mo, talagang ganon guys. Syempre, gumamit ka rin ng lotion. Yung nabanggit ko na din dun sa video ko kung paano nga ba pumuti. Yung ginagamit ko lotion is yung Aboni, basta anong tawag doon guys, Mira, or kahit na anong lotion na meron kayo dyan, buhin nyo na moisturizing sila sa balat natin. And guys, sinasabi din nila na gumamit ka daw ng Aboni, yung milk salt nila, parang yung, anong tawag doon, basta ito yung picture niya. Hi, kapatid ko! Yung ginagamit daw nila yon para toto talaga yung puti nila and para mas nagiging effective siya or para agad-agad nila nakikita yung resulta, pero hindi ko ginagamit yon. So guys, kapag ka hindi nyo po ito binabad sa balat nyo, gaya ng sabi ko na ibabad nyo siya ng 5 minutes or even more than that. 3 minutes na kahit ano, basta ayun, mababad lang siya. Pagka hindi nyo po ginawa yun, parang dumaan lang yung sabon sa balat nyo. Parang, alam mo yun, hindi siya na-absorb ng balat mo. Kaya, nasasabi mong hindi siya effective. And, ayun na guys, dito na po nagtatapos ang ating video for today, no? And, thank you for watching. Sana mag-subscribe kayo dyan. Naging effective siya. And, ayun guys, good luck sa inyo, no? See you on my next video. Bye!